Hi guys. I just want to update you lang po yung nangyari sa amin this past week na after po na naka-birthday si Johan, nag-positive po ang family namin sa COVID. Bale, ang una pong nagkaroon ng symptoms is si Daddy. Kaya pala nung birthday ni Johan, ano siya, hindi na siya, wala kayo nakitang picture, hindi na siya nakipag-join sa amin kasi nag-uubo na siya. Ayun, bali hindi pa siya nagpapatest noon. Tapos, nagalit na si Ate Gasti kasi si Daddy ay ayaw pang mag-test. Kasi ang iniisip ng Daddy is baka daw dahil sa pag-shovel kaya niya nakuha yung ubo. Kasi usually si Daddy talaga dati pagka yung nag-shovel siya sa labas, madali siyang magkaubo. Eh itong nakaraan ngayon, nung nag-birthday si Johan, bali masama na yung pakiramdam ni Daddy, nag-uubo na siya. Tapos kinabukasan, nagagalit na si Ate Dusty. Ang kinausap niya si Daddy na sabi magpatest agad na dahil nga nag-aalala siya dahil mga kapatid na bata, maliliit kami. So yun nga po, punta kami sa COVID testing site and nabigyan naman kami ng rapid test tsaka antigen. So pagdating sa bahay, nag-test agad si Daddy. Nag-test ako. Na-found out namin na si Daddy nga is COVID positive. Tapos ako naman is that time is negative pa ako. Tapos si Johan, napansin ko, hindi naman talaga siya inuubo, pero napansin ko, umubo lang siya ng isang beses. Sabi ko, itetest ko na din siya. Ayun, nung pag-test ko sa kanya, lumabas agad din talaga, positive siya. Ang hirap ang itest ng bata kasi natatakot sila. Mahirap kasi. Natatakot sa, pang-test yung pinapasok sa ilong kasi masakit. Tapos ako na, ito naman si Ate Gasti, nag-test din siya, negative din siya that time. Ito naman si Kaylee po, bali, nung time na yun, nilagnat na siya. So, buti na lang, tumawag agad ang doktor kinabukasan na sinabi ko agad sa doktor yung namin, yung nararamdaman namin, yung symptoms. So, nung sabi ko sa doktor na si Kaylee nga nilagnat, ang sabi ng doktor, positive na daw si Kaylee dahil nga yun nilagnat na nga. Pero thanks God kasi po, si Kaylee, isang araw lang siya nilagnat. Bali, hindi siya nagkaroon ng sipon, hindi din siya nagkaroon ng ubo. Yun, isang araw lang siya. Magaling na din agad siya. Wala siyang symptoms. Itong si Johan, ang nahirapan ako, pagmumonitor kasi, ang sakit ng ulo ko ngayon. Sakit pa rin. Itong si Johan po, masyado yung ubo, masyado din yung sipon. So, minumonitor ko yung pagbibigay sa kanya ng gamot na Tylenol at niresetahan din kami ng doktor ng antibiotic. Tapos si Daddy, sobra yung, ang symptoms naman ni Daddy is ubo. Sobra siyang inubo. Tigas, tiganan din, ubo, sipon. Tapos ako naman, ang inaano ko, sobrang maingat naman ako sa trabaho ko, sa labas. Kaya lang, yun nga. Kasi, kahit maingat ako, si Daddy naman lumalabas din sa trabaho, nagtatrabaho, lumalabas din pag grocery kami. So, kung hindi man ako yung magdala dito sa bahay, asawa ko yung pwede magdala. So, nung naano ko na positive, syempre, takot na takot ako, natutuliro ako kasi nakakatakot eh. Kasi dati pag sinasabing COVID, maraming namamatay. Pero buti na lang nung time na na-found out namin na COVID positive nga po yung family namin, sinalma ko na lang yung sarili ko.
Basta ang iniisip ko, dapat at kailangan. Kain ng kumain. Madana naman kami kumain. Tapos, tuloy lang yung inom ng gamot. Kaya lang kagabi parang ano ako. Akala ko madadala ko sa emergency kasi talagang nahihirapan akong huminga. Yun pala, ano, baka nervyos. Nervyos lang siya kasi napansin ko si Kaylee parang sinipon kagabi. Ayun, parang ninervyos ako, natakot ako. Tapos kinalma ko lang yung sarili ko. Nakaraos din na... Ngayon, pang ilang days na namin, meron pa rin po kaming ubos sipon. Tapos ngayon, sakit-sakit pa rin ang ulo ko. Hindi pa rin ako... hindi pa rin ako fully recovered. Hindi pa rin ako healed. Fully healed. Pero buti na lang, nagpapasalamat po ako kasi... maayos na po. Maayos na kami na hindi na katulad dati na talagang sobra yung ubo, sobrang sipon. Si Johan, okay ka na ba, Johan? Ano? Yeah. Okay ka na? Hindi pa namin natatanggal yung happy birthday. Kasi nga, pagka-birthday niya, kinabukasan, wala. Ano na? Malungkot na. Malungkot na sa bahay. Kasi nga, dahil dito. And nagpapasalamat lang ako dahil nga sa mga nag-asikasa sa amin, sa mga ate ko, sa kay Ate Mangda, sa Kuya Debal, na sila yung una kong napagsabihan. Sila yung una kong sinabihan na, kasi hindi ko alam ang gagawin ko nung una eh. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung, kasi kailangan namin eh, kailangan kong sabihin para alam din nila ate. Kasi pag nagkasakit ka, kailangan mo din talaga ng taong makakatulong sa'yo, lalo pag COVID. Talagang kailangan mo ng taong makakatulong sa'yo. Kaya nagpapasalamat ako sa mga ate ko kay Kuya Devil na sila yung una ko napagsabihan. Tapos sila din agad yung right away. Tinuha yung gamot, binilan kami ng gamot. Dahil hindi na nga kami makalabas dahil quarantine. Tapos si Ate Nina, si Kuya Jerry, yung kasama ko sa work si Ate Nina, yung asawa niya si Kuya Jerry na papasok siya sa Walmart, pagdating sa pag-out niya, dadaan siya dito sa bahay, dadalhin niya ako ng groceries. Thank you, Ate Nina. Tapos si Maring Grace, thank you so much kay Maring Grace sa pagdadala sa amin ng mga pagkain ng bata, sa pagdadala sa amin ng mga prutas. Thank you sa anak mo. Sa pag-aasikasa sa amin. Tapos si ano, si Bro Atoy. Tsaka sa asawa niya si Ate Helen. Thank you. Hindi pa rin ako okay masyado kasi sinisipon pa ako. Tsaka ano, masakit pa rin ulo ko. Nagluluha pa ako. Basta mag-iingat po kayo. Sobrang pag-iingat yung kailangan natin kasi yung Omicron is napakadali pong makahawa. Lalo siguro ang hirap po pagka yung nag-iisa kayo sa buhay tapos walang makakapag-asikaso. Napakahirap magkasakit. Basta kaya pong ano ko lang, mapapayo ko lang. Pag po may napansin kayo na may nag-uugo, nagsisipon, nag-gahatsing, iwas-iwas na lang po para maiwasan nyo po yung makuha yung COVID. Napakahirap, mahirap. Masakit sa ulo. Ayun po, basta ingat po tayong lahat. Mabibit natin itong COVID, matatapos na itong pandemic na to. Malalampasan natin to. So, ayan. In Jesus' name, maayos na po kami ngayon, napapagaling niya lang. So, bye po. God bless and always take care. Ingat po tayong lahat. So, ayan, bye po. Ang sabi mo, ingat po kayo. Ingat po kayo. That means stay healthy, guys. Stay healthy, guys. And God bless. Bye. And look, I have a bubble.